Natatandaan ba ho ninyo nung pong buwan ng Marso, meron po tayong binalita ho sa ating pong sa Net 25 po, no, no? Ang ilang pong security guard na hindi po pinasweldo. Tama, Joy, no? Ito po yung mga secure ng kanila pong agency. Agad na siniyasat po na inyong pong programa, mata ng agila. Responde, mata ng mamamayan. Yun. Ha? At dahil po sa pangangalampag natin ng inyong pong programa, naibigay na po ang kanila pong sweldo. Panoorin po natin. Noon lamang Marso, isang grupo ng mga security guards ang lumapit sa ating programa upang magparesponde. Dahil hindi umano sila pinapasweldo ng ahensyang kanilang pinapasukan, ang Walk Security Agency. January 15, nung kinuha kami ng magwardiya sa Murong Rizal, doon kami nag-start na nag-duty, sir. Kinuha kami ni OIC Lito Romero. Hindi kami pumunta na ng agency, sir, kasi magkakakilala po kami. Ngayon, nung December 21, inilipat kami sa Malolos, Bulacan, sir. May Golden Farm ng Bulacan. Doon na nag-duty kami hanggang January 19, sir. Ngayon, bigla kaming pinalitan, sir, ng mga gwardiya doon. Nagsama na ng agency ng dalawang gwardiya, tapos pinull out kami doon. Ngayon, ang sabi nila na i-duty ulit kami sa Payatas daw, sa may dump site ng basurahan. Umayaw na kami, sir, kasi wala pa kaming binibigay na sahod. Bali, nag-start po kami January 1 ng madaling araw po. Kinuha na po kami ng close band doon sa Uyu po. Papunta po ng Kanlubang, Calamba, Laguna. Tapos nung pagdating po namin doon, start po kami, binigyan lang po kami ng budget na 1,000 kasi ipapa-gcash na lang daw po yung iba. So simula noon, sir, hanggang inantay namin yung iba pang darating na pera, pa-send po kami ng send sa nila ng message, sasabi po na mamaya, bukas, ganun, kasi nasa biyahe pa sila. Eh siyempre, sir, kami gumagawa na lang kami ng paraan. Halos nangihingi na po kami doon sa mga construction worker kasi wala na po talaga kami, sir. 17 days ako lahat, sir, yung sweldo ko sa kanila. Yung sa Walk Security DJ po. Mula December, ano pala yun, December 18 hanggang 14 ng January, wala po siya. Wala pa kami natanggap na nagsasahod sa kanila, sir. Ako kami. Pinabali lang. Ang nabali ko lahat, 750 pesos. Tapos nagtitis kami sa opisina, nasabi ni Ma'am Gina, yung sa ano nila, accounting daw nila. Forward nyo yung ano nyo, yung GCash number, papadala kami sweldo. Wala hanggang ngayon, so wala akong pinapadala po. Ilang beses din na nangako ang ahensya na ipadadala ang kanilang sahod sa pamagitan ng e-wallet. Pero mga gwardiya, umasa lamang sa wala. Ang sinasabi lang nila, sir, i-GCash. Ngayon, hinihintay namin na i-GCash nila. Tapos pagka tinatanong namin, wala na silang reply. Masakit sa loob namin yan, sir, kasi malalaki din yung kukunin namin. Okay lang sana kung mga 5 araw lang. Chinat namin lahat-lahat na, sir. Kung talagang February 25 magbibigay sila, wala talaga, sir. Wala silang chat, walang communication. Nagbigay ng number si OIC Romero sa amin kasi siya ang kumuha sa amin. Nagbigay siya ng number, si Gina Quezon daw. Tinext ko muna, sir. Nung pagka-text ko, nagre-ring pa yun. Nung tinext ko na siya, tapos tawagan ko ulit, wala na po, cannot be reached na yung number na yun. Na sinabi ko na si ganito ako, si Isdiel Labrado, ma'am, regarding na po sa sahod kasi need po ng family ko talaga. Sabi ko, yun lang talaga inaasahan ko, sir, yung sahod na yun. Ang sabi naman sa akin, hintay-antay lang daw. Tapos titext nyo raw, baka magbigay ng ano ng sweldo. Sabi ko, paano magtitext, bro? Sabi ko, hindi naman nagre-reply yung agency. Paano namin malalaman kung kailan naman sila magpapadala ng sweldo? Ang operation manager na nagdala sa kanila kung saan sila ide-destino, hindi na rin nila makausap. Sinamaan din namin si Henry upang magpa-blatter na sa Barangay Liano, Caloocan City. Itong unang hakbang upang makapagsampa ng formal na reklamo sa pulisya laban sa Walk Security Agency hanggat hindi nila natatanggap ang sweldo na nararapat lamang nilang makuha. Sweldo na ilang beses na ipinangako na ibibigay sa kanila. Agad din tayo nakipag-ugnayan sa Walk Security Agency. Nakausap namin si Gina na tumangging magbigay ng panayam. At ayon sa kanya, matatanggap na umano ni na Henry ang kanilang sahod sa March 15. Tinanong din namin kung saan bang address na kanilang ahensya. Anya,
Nasa Batangas ang kanilang opisina, taliwas sa address na nakalagay sa calling card ni Arevalo. Dagdag pa niya, ang address sa Caloocan ang dati nilang opisina, na kanila nang ipinagiba 3 buwan na ang nakaraan. Ngunit sa itsura na aming nadatnan sa lugar, base sa makapal at nagtataas ang damo sa lote, mukhang may git pa sa 3 buwan na abandonadong lugar. At dahil sa expose na ginawa ng respondent itong March 23, nakatanggap ng isang text message ang aming staff mula sa Walk Security Agency. At ayon sa mensahe, naibigay na umano nila ang sweldo ng mga gwardiya sa pamagitan ni Joselito Romero, ang OIC na kumuha kina Henry, Ludi at Orlan. Ganun ba? Pwede naman palang ibigay ang sweldo ng mga gwardiya. Bakit pinatagal pa? Agad din naming kinumpirma sa 3 ang nasabing text at ayon sa kanila, nakuha na nga nila ang kanilang mga sahod. Bagamat maraming kaltas at bawas sa kanilang sweldo, lubos pa rin ang kanilang pasasalamat dahil sa wakas ay nakuha na rin nila ang kanilang sahod sa tulong ng responde. Kaya't ito ay isang mission accomplished! Ayun naman pala eh, kaya palang gawin. Kaya warning na po to sa ating po mga employer na naglalamang ha. Ha? Kayo ha, may oras at panahon kayo sa akin ha. Dito sa Responde sa radyo at maging po sa telebisyon, babantayan namin ho kayo. Huwag ho kayong mag-isa na ating po mga kababayan. Pataso tayo, patas sila nagtrabaho, pataso kayo magsweldo sa kanila ha? Para wala ho tayong problema.